guys! Welcome back to my channel. So, in today's video, gusto ko lang mag-share sa inyo ng pinakamura, pinakamadali, at pinaka-effective na skincare na I think pwede for all skin types. So, if you wanna know kung ano yung products na to and kung paano yung steps nito, then please keep on watching. Alam ko iba sa inyo, meron kayo nung 10-step na Korean skincare. And alam ko, may iba sa inyo, gumagastos talaga ng 1,000 and pataas para sa mga skincare items na ginagamit nyo. Well, sa akin kasi, unang-una sa lahat, sensitive skin ako. Hindi ako pwedeng mag-test ng kung ano-anong products sa balat ko. Although it's G21, nagamit ko siya before and effective naman siya. Kaso kasi, pangalawang reason ko ba't hindi ako pwedeng gumamit ng kung ano-anong products is because kuripot din kasi ako onte. So, hindi ako pwedeng gumastos ng malaki talaga. Asing sobrang laki, like 1,000 para sa mga skincare items ko. So, etong isa-share ko sa inyo, I think pwede nyo itong magamit as a startup skincare routine nyo. And hindi naman siya tipong pampaputi or pang glass skin or whatever. Ito yung tipo ng skincare na tamang pangtanggal lang ng dirt sa face nyo and ma-ensure lang na nakukuha ng skin nyo yung tamang care na deserve niya. So, actually, yung items na to, dalawa lang. As in, sobrang mura lang nito. We have the Garnier Micellar Cleansing Water. So, eto mura lang to. 250 pesos yung ganito kalaki. Ito mo, oh my god, ang laki-laki niya. So, mabibili nyo to sa Watsons. Meron din ito sa Lazada. Meron din sa Beauty M&L. And sa Shopee. So, madali lang tong bilhin. So, ito yung una. Ito yung pinaka magiging toner natin. And the next one is yung Jeju Aloe Ice ng Fresh. Well, eto actually yung mas gusto ko yung nasa tub, yung gel lotion. Out of stock kasi yun sa Lazada, so ito na lang yung binili ko. Pero effective din naman siya, maganda din naman to. So yun, asing ito lang dalawang to, ito lang talaga yung ginagamit ko. And papakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin and kung ano yung benefits niya for my skin. Okay, first step. Syempre, wash ka muna ng face mo. Bahala ka kung anong sabon ginagamit mo. Ako, ang gamit kong sabon ngayon is the Beauchay Beauty Bar. So, yung ginagamit ko sa face ko and sa body. Magkahiwalay na, ano yun ah? Magkahiwalay na bar yun. Iba sa mukha, iba sa katawan. Kasi, syempre, para mas hygienic siya. Kasi ayoko yung kung ano yung ginagamit mo sa mukha, yung gagamitin mo sa katawan. So, parang may nagsabi na hindi daw pwede yun. Kahilamos ko lang kanina. Actually, kakagising ko nga lang eh. Kakakape ko lang, kakakain, ganon. So, after nun, yun, naghilamos ako. And then, ngayon pa lang ako magsiskincare actually. So, yun, that's the step one. Wash muna kayo ng face. Tapos, syempre, tuyuin nyo. And then, after nun, proceed ka na with the skincare. Dapat, within 3 minutes, nagsiskincare ka na after mo maghilamos para ma-lock in yung moisture. Well, sa akin, dahil nagpi-film ako, malamang 30 minutes ago pa yung paghihilamos ko. Huwag na maging gagayahin yun. Okay? Then, step 2 is kunin nyo yung Garnier Micellar Water nyo. Yan na, kuha lang kayo ng cotton, tapos lagay nyo lang siya dito. Sobrang basic lang nito as in, ala na parami. Sobrang basic lang nito as ints. Ganyan nyo lang siya. Yan. Ngayon, ang purpose nito is para ma-ensure natin na wala talagang any residue of dirt sa face natin. So, yan lang. And, advice ko din, dapat pataas na motion ang pag-rub sa face ng toner. Para hindi ka magka-wrinkles. Yan, pataas. Upward motion. Yan, ganyan mo lang siya. Sama mo na din yung dito sa noo mo. Sobrang effective nitong Garnier na micellar water. Actually, marami siyang variants. 3. Marami na ba?
may tatlong variant siya. Meron yung may argan oil para sa mga waterproof na makeup. Meron yung blue for acne prone skin ata yun. And then itong isa is, this is for sensitive skin. So sakto siya for me. Kasi sensitive skin kasi ako. Yan, sa ganyan lang. Ganyan mo lang siya. Ay, ba yan? O yan, nahulog siya dun sa hita ko. Kaya mag-alala. Yan, ganyan mo lang siya. And ang maganda din kasi dito sa Garnier is talagang nakukuha niya yung dirt sa face mo. Minsan kahit naghilamos ka na, talagang makita mo pag nag-toner ka, ayan, kagaya nito, meron pa rin dumi sa mukha ko. Oh my God. Ang dumi ng mukha ko. O kaya pag naghilamos ka after mo mag ano, after mo mag-makeup, pag nag-toner ka afterwards, makikita mo ang dami pa rin residue sa ng makeup sa mukha mo. So, ito talaga yung pinaka masasuggest ko na toner para sa inyo. Kasi sobrang effective nito. And nakakatanggal to ng waterproof na makeup. Wait lang. Yan, sama mo na din yung leg mo. So yun, medyo dugyot. Pero ayun, kung makikita nyo lang siya closely, yung madumi pa din siya. After mo mag-toner, next one is, kailangan i-moisturize mo na yung face mo using the aloe vera gel. So ito, ang gamit ko is the Fresh Skin Lab Jeju Aloe Ice, 98%. Hindi siya oily sa mukha. As in, parang wala kang nilagay, pero alam mo na-hydrate yung face mo. So by the way, yan, ganyan mo lang. So, bali, maglagay ka lang sa kamay mo, tapos hirap po na siya sa face mo. Yan, ganyan lang. Well, kung may iba kang ginagamit na aloe vera gel, pwede rin naman yun, like yung sa The Face Shop, Nature Republic, o kaya Ever Organics. Meron siya, alam ko eh. And umorder ako ng dalawa, isang tomato and isa nung parang Jeju Aloe Ice nila. So, ko rin siya subukan. Yung nasa tub. Meron ng Ever Belena. So, gusto ko siyang subukan. Baka gawan ko ng review yun pag dumating na siya. So, yan. Ganyan lang siya. And then, wait mo lang yan na matuyo. Wala kang nilagay sa skin mo, pero ano, alam mo na na-hydrate na siya. Ayan, so after 1 to 2 minutes, ayan na, okay na yung skin ko. So, kung gusto mong mag-makeup, go, push. Pwede siyang under, pwede mo siyang gawing routine before ka mag-makeup. Kasi, pwede siyang pang-prep ng skin. Pwede rin siyang for night routine. Pwede rin yung tipong panghilamos lang. After mo maligo or after mo maghilamos, gawin mo tong routine to. Tapos, mararamdaman mo and may ensure mo na talagang malinis na yung face mo and hydrated na siya. So, ngayon, dahil okay naman na yung skin ko and parang feel ko na medyo mag-makeup. So, makeup na din tayo. Eto na siya. This is the final look and I hope you enjoyed our video for today. Comment down below kung meron pa kayo may sasuggest na pwede nating gawin, challenge or whatnot. And please subscribe to my channel as well. And yun. So, see you in my next videos. Bye!